Good morning po sa inyong lahat, and then God bless po. Saturday na po ngayon, and then first day po ng, or first Saturday po ng MTOP class po ni Aya ngayon. Nagising na po ako ng mga 3:10. Hindi na po ako makatulog. And then ngayon lang po ako bumaba. Tapos nag-prepare na rin po ako ng mga susuotin namin ni Aya mamaya pag-alis para sa kanyang MTOP class. And then ngayon, magluluto na po ako ng aming pang morning and then pang lunch. Para pag uwi po namin ni Aya, may ulam na po kaming lunch. Napatingala po ako kasi may ilanang gambito na side. Mga nilalanggam. Check ko po yung ano. Start ko dito. Yung mga nilalanggam. Baka napasok na to ng langgam. Ito. Pero hindi naman. Pero check ko na lang kung napasok siya ng langgam. Bali, ang lulutuin ko ngayon, adobo na lang para madali. Madali siya. Ano? Itong umaga malamig po ang sumi ng hangin, ang lamig na. Naka number one electric pa na lang po kami ni Aya. Hot water muna tayo. Kukunin ko na sa ref yung aking GD. Unahin ko munang lutuin tong chicken, yung kanin, maya-maya na medyo maaga pa. Tapos lalagyan ko siguro ng ano. Ito na yung chicken. Pagkasan ko lang. Igisahan ko siya. Pre-tolyan ako ng dalang sibuyas. Maglalagay din na lang siguro ako ng putin ko. At ang kadang-daga. Prepare muna ako ng bawang para makapag-gisa na. Wala na akong pang-spray ng langgam. Nag-aligid-aligid na naman yung mga langgam. Mga nag-iimbak ng kanilang mga makakain. Inilip pang matulog kanina pero hindi na pong taga makatulog. Kaya yung mga pwede kong gawin, ginawa ko na. Masakit lang yung ulo ko nung pinipilit kong matulog pa. Nag-share kasi ako tapos hindi na makatulog. Ganun ako minsan. Hindi ko na nababalik yung aking tulog. Parang umulan po sa labas. Or tunog lang ng electric pan. Purpurti na. Ang dali lang mo nang itong lutuin. Ito ang mga sibuyas. Ito na yung mga kalat ko. Na-prepare ko na. Magigisa na ako ngayon. Suspan.
maglagay na ako ng mantika para makapag-gisa na. Ayan. Wala namang init. Lagay ko na itong bawang gisa ko. Wala. Sibuyas na rin. Lagay ko na rin itong chicken para mag-isa. Mag-isa ko na ito, lalagyan ko ng mga pampalasa. Ano muna, paminta, taktakan natin ang paminta, tapos toyo, yan. And then, tantahin ko na lang itong paglagay ko ng suka. Ano na yan. Tapos, kunting tubig para may sabaw din. Yan, ganyan yan. Papalamutin ko na ito. Kasi baka mag-ano pa ako ng corned beef ni Aya. Nung isang araw pa niya sinasabi sa akin, corned beef twin egg kapag naluto ito, isunod ko. Tapos magluto na rin ako ng kanin. Medyo malambot na itong pork kaya ilalagay ko na itong potato. Ikakalat ko lang. Nakapagsalang na rin ako ng kanin. Ito na po yung corned beef ni Aya. Nagmamadali na ako. Kasi na rin po si Aya. Naglagay ako ng isang egg. Hello everyone! Good morning! Kakatapos lang po namin naligo ni Mama. Ito na po yung niluto po ni Mama ang corned beef with egg. At saka tinimplahan po ako ni Mama ng milk. Kain na po kami ng breakfast. Halika na po, Ma. May M-top class po kami ngayon. Oo, kain na po kami ng Aya. Aya, sa isang kumpin namin. Ayaw ni Mama. Ito na po yung corned beef with egg po ni Aya. Yan. Ano adobo manok, hindi ko muna hinain. Baka ayaw din po ni Aya kasi ang aga-aga. First. Pero bago po yun niya, try muna. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Nawaipaan ba yan po si Aya sa kanya impact class? No, natutunan niya po ang dapat na natutunan. Thank you, Lord, na manak na po ang aking sister. Muna si Lord. Do at naging mga ispon nila ang lahat at nalangatan po ay gagawin nila po ay nila. That's it, that's it! Nanganak na po yung aking sister and yung mama ko ni Luciana. Cheers! Thank you, Lord! O naso para po sa inyo, kaya po tayo lahat. Kaya mamaya po, kapag okay na po si Ayron sa kanyang school, pakaiwan ko po si Ayron din. Sunduin po ako ng aking kapatid para palibuan po yung aking pamangkin na babae. Kasi ang nakatira lang po ng nanay ko,
si tatay ko yung naiwan ngayon kasi si nanay ko nandun sa ospital. And then yung pamangkin ko na anak ng aking kapatid na lalaki ng pangatlo. Yan po yung bahay nila, yung green na house po dyan. Eh, parang ayaw pang umuwi ng aking pamangkin. Parang hindi pa siya sanay umuwi sa kanilang bahay kasi nga po, 5 months pa lang siya, ang nanay at tatay ko na yung nagbantay sa kanya, nagpalaki hanggang ngayon. Kaya parang sa naalala ko, hindi pa siya natutulog dyan sa kanilang bahay. Pupunta lang po siya. Parang tatapin na lang po sila dyan ngayon. Kasi nasa hospital pa yung aking sister. Yun po yung kasama ng aking parents. Yung sister ano po is taga Cebu City. Yung paggaganap pa na impact plus pinilaya. So, saan po yan? Mas malayo pa yung bayan. Siguro mga 5 minutes lang mula dito sa bahay namin. 5 minutes lang siya. Matagal din. Hindi anak, mas malayo yung bayan. Ang bayan is 7 minutes po mula dito, 7 minutes. So, yung impact plus, kasi school nila Aya, tapos doon na po daw po eh. Hindi po ako pamilyar doon, pero Alundahay lang din siya. Ano pa ko sa ulo kasi basang-basa po yung aking buho. Mag-milk kaya? Tapos na po kami kumain ni Mama. Si Mama po naghugas po ng pinggan. Yan, ready na po ako. Sayo-sayo po muna tayo. Kipot! Break time po ni Aya. Ngayon lang po ulit ako nakapag-video. Medyo busy-busy yan po kaninang nakipag-kwentuhan sa aking mga parents. Nandito na po kami ni Aya sa bahay, 12:20 na. Medyo natagalan kasi gawa nang sa may paradaan ng mga tricycle, naka-traffic. Dapat nandito na kami ng 12:05. Kapag ininit ko na po yung adobong chicken para makakain na kami ni Aya at magutom na sobra. Hindi pa nakapag-ano po si Aya. Nag-wash ka na ng hands. Namausap po si Aya. 4 hours po yung kanyang klase. 8 to... Ano talaga? 12. Inubos po nila yun. Tapos, tingnan muna kami ng konting-konti. Tapos kain na. Habang pinapain yung adobong chicken. At grabe po yung init ngayon. Masakit po sa mata. Nakalimutan ko yung pata ko ng mata. Kaya medyo mahabdi na yung aking mga mata. Ay, kakain ako kami ni Aya ng lunch. Dali lang yan. Ay, sabi ko, pag-ini. Excuse me po. 12:33. Mag-base muna ako si Aya mamaya na daw. Pero, nag-prepare na po ako ng kanyang pang-release. Kaya naputay na yung lunch. Sabi na po kami ni Aya. Pero bago po yun, train mo na ako. Lord, maraming salamat po sa aking Lord ko. Kasama mo yung lunch. Thank you again. Thank you, Lord. Thank you, Lord. That's it. Cheers. Thank you, Lord. Ano so para po sa inyo, kain po tayo lahat. Kain po. Muna ka nga kaya lang po. Tapos ang dahil na po, ano na yung mata ko. Nag-dry na po para na.
Kain po tayong lahat. Sabay niyo po kami kumain. Narap na sa mga. Opo, kante. Pero kaya? Opo. Sabi ni Papa mo, pahinga mga manggawa ka rin yun pa. Sabi niya. Sayang yung bayan. Yung natutunan ka naman. Ha? Opo. Wait lang ko rin. Opo. Gutom ka lang ka ba? Hindi pa. Kanina po, umuwi po ako dito. Nagpasundo po ako sa kapatid ko. Anong nag-motor na lang. Kasi para paliguan po yung ating pamamitan. Mga 10-card po yun. Pagkatapos po ng break time po nila Aya, 10:30, tapos mayan may pahinga lang ako. Hinatid na ako ulit ng kapatid ko doon sa school kung saan sila nag-inta ni Aya. Ganito po yung aming panahon kahapon pa, pagdating na ng mga 1 PM, ganito na po. Kaya siguro marami ang nagkakasakit. So, kila nanay ko yung pamangkin ko, tsaka kapatid kong lalaki, may trangkaso. Kasi po ulan-ulan, tapos maaraw.